Hi guys, tara, samahan niyo po akong akyatin etong Mount Malinaw. At nalaman kong eto palang ginagawang kalsada dito ay ang magiging access road patungo sa gagawing geothermal power plant. Akalain niyo yon, mayroon na naman pala tayong magiging power source dito sa atin. At syempre, di ko pa palampasin matikman etong pinagkukunan nila ng tubig inumin dito. Dahil ibang-iba ang lasa ng sariwang tubig galing sa bundok na talagang manamis-namis at napakalamig na siguradong mapapawi ang aking uhaw. Diretso ka na, sir. KMJS na yan. At pagkatapos ng mahaba-habang lakaran, eto kami, pahinga muna at para magbuko. Ayun, ang galing umakyat ng aming guide. At pagkatapos namin magbuko, eto, lakad ulit. Next destination, doon sa falls. Para doon mananghalian. At bago natin marating yon, dadaan muna tayo dito sa Sapa. At magmula rito ay mga isang oras pang lakaran ulit bago natin marating yung sinasabing falls. At makalipas nga ang isang oras ay narating na namin itong area kung saan kami manananghalian. At pagkatapos naming mananghalian at konting pictures, heto na naman kami, nagre-ready na para lumakad ulit. At magmula rito ay 3 hours na lakaran na patungo sa tuktok. Eto na yung pinakamahirap na parte. Yung papunta na kami ng summit. Medyo nagka-cramps na yung paa ko, yung mga legs ko. Isa pa dito, ang daming limatik. Nakakatakot baka pumasok sa mata natin at sa tenga. Napag-iiwanan na rin ako ng mga kasama ko. Sobrang lakas nila. Kahit mga babae. Yan o. Ito yung trail namin, paakyat ng tuktok ng Mount Malinaw. Pahinga. Tubig muna tayo. Mga 2.5 hours daw to bago maakyat dun sa pinaka tuktok. Tama nga sila, di talaga ito pwede sa mga beginner. First time ko pa naman. Pero pipilitin nating umahon. Pakunti-kunti. Yan. Medyo nagka-cramps na talaga yung paa ko. Malayo-layo pa. At finally, makalipas ang 3 oras ay narating na nga namin etong destinasyon na to.
Problema nga lang ay walang clearing dahil white background. Kaya't wala tayong makitang magandang view. Di rin natin makita yung Mount Mayon, Mount Masaraga at yung mga bayan na nasa baba. 3 PM na nga pala namin narating ang tuktok na to. Kaya naman konting pictures at konting pahinga ay naisipan na po naming lisanin at bumaba na dahil aabuti na po kami ng dilim sa daan. Sayang nga lang at wala talagang clearing kaya't hindi na po ako nagpalipad ng drone dito dahil wala rin naman magandang view at sobrang kapal ng pugs dito. Hindi dato. Oh! Ay. Yeah, double check. At eto nga, inabot na nga kami ng dilim sa daan. Mas mabilis na po sa amin yung pababa at tuloy-tuloy na po yung lakad namin rito. At sa wakas, nakabalik na kami sa aming jump off at inabot na po kami ng 7 PM. Salamat at dahil naging maayos naman yung aming lakad. At dito, konting pahinga, konting kwentuhan at kanya-kanya ng uwian. Hanggang sa muli, bye-bye!